Oh, baka ma-late na naman kayo, ha? Paglabas nyo, dalhin nyo na yung isang bag, ha? Baka maiwanan. Robert! Sir, tinga tong bag ko, dalhin mo sa kotse. Sama mo na yung isa na yun. Ay, sir, ako na po. Ang bigat! Ano ba to? Oo. Ano oo? Ang sabi ko, ano ba to? Kaya nga, bato nga. Ano ba to? Bato. Oh, bato. Bato ka kita dyan eh. Hmm? Grabe ka naman, Clarissa. Hindi ka na ba nabubusog sa baon mo? Pati bato, merienda mo. Hindi kaya. Para sa science yan. Mag-aaral kami ng rocks and minerals. Oo nga, tsaka hindi nakakain yung bato. Yung buhangin pwede. Tay, paano mo makakain ng buhangin? Ginagawang sandwich. Bada, bada. Naisan niyo pala ako sa kayo mamaya. Kasi sira si Angelina eh. Saksa mo kasi dinadala yung kotse mo. Diretso mo na sa kasa. Dapat yata, palitan mo na pangalan ng panglalaki ang kotse mo. Bakit? Malas ka kasi sa babae. Ha? Kayong dalawa ha. Teresa, alam mo meron pa ako pwedeng idagdag dito. Gusto mo kukunin ko? Talaga Kuya Robert? Ano idadagdag mo? Swarovski crystal. Pero ibabalik mo, ha? Bakit? Eh, pendant kasi yun ang choker ko. Sandali. Tingin mo. Ewan ko. Bato. Si Berta, ma. Uwi sa probinsya. Ay, oo nga pala. Sige, sige, sige. Sige. Ay, teka, ma. Sige, sige, sige. Ma, anong ginagawa mo? Huwag mo gawin yan. Bakit hindi? Nabasa ko dyan sa magazine. Swerte daw yan. Anong swerte? Eto. Pag pumasok daw yung bubuyog sa bahay mo, papasok daw ang swerte. O kaya may dadating na bisita na magdadala ng swerte. Eh, ano mangyayari pag pinatay ko yan? Pag pinatay mo daw yung bubuyog, mamalasin ka. O kaya, yung dadating na bisita magdadala ng malas. Eh, baka naman tayo ang sugurin yan. Okay nga, yun eh. Anong okay lang? Kasi, pag daw dinapuan ka ng bubuyog sa noo, rerespetuhin ka ng mga tao. Pag naman dinapuan ka sa kamay, magkakapera ka daw. Okay. Come on, bubuyog! Yeah, dito, dito, dito. Ma, anong ginagawa mo? Magpapadapo ako. Bakit hindi sa noo para respetuhin ka ng mga tao? May panggo-grocery ko ba ang mga respeto? Hayaan mo na, ako nang bahala. Sige na, kukubrahin ko muna itong mga swerte na to. Dito, dito, B! Dito, 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 dito! Excuse me, ito ba yung pila? Mm-mm. Bakit pa-register ka rin? Eh, oo eh. Well, you better walk all the way to the back. Doon kasi yung mga late. Or, pwede na naman pasingitin kita. Balita ko, super single ka daw ngayon ah. Ah, hindi. Thank you, Roxy. Doon lang ako sa pala. Hindi, sige na dito. Hindi, okay lang, okay lang. Late din kayo? Late ka, Zan. Kanina pa kami dito, no? Nainip na nga si Nikki. Oo nga. Di ba may usapan tayo? Sabi mo, mintayin ka namin. Oo nga, no? Eh, sa Angelina kasi. Angelina? Ay, hindi. Yung ano, yung kotse ko. Ito naman, selosa. Selosa talaga? Gusto mong baste din ulit kita? Boom! Agos. Teka, napili ka na ba ng PE mo? Di pa nga, ikaw ba? Oh, gymnastics. Gymnastics? Di ba kung babae yun? Kailan mo si Abby. Oh. Yung maganda rin sa kabilang block. Yun ang PE niya, be. Naku kayo talaga mga lalaki, para-paraan. Bakit? Ano bang plano mong kunin? Eh, ikaw ba? Ano bang PE mo? Taekwondo. Eh, di taekwondo na rin ako. Para, di ba? Dito kanina pa kita hinahanap. Nandiyan pa ba yung bubuyog? Walang yakay.
Ikaw naman, baka naman luma na yung magazine na binasa mo. Ito ba ang swerte? Naku ma, baka nag-allergy ka. Gusto mo pumunta sa ospital? Ospital? Di bali na, okay na to. Eh, nakalabas na ba yung bubuyog? Palagay ko ma, andito na siya eh. Andito? Saan? Saan? Nasa ulo mo! Nasa ulo ko! Nasa ulo ko! Nakaganti rin ako! Todas! Ma, Alice, kaya ibang bubuyog yan? Ha? Bakit? Ilan ba bubuyog? Pero pa ba? 1, 2, 3, 4, Hoy! Ano yung binibilang mo? Ano yung binibilang mo? Ang bubuyog? Bakit ang dami nila? Eh, hindi kaya nakikiramay sila sa mga pinatay nyo? Naku ma! May bahay pala sila dito eh! Ayun o! Ay! Ay! Balik ko kayo dito! Bilis! Ay! Ang paglamayan! Chito, nakapag-enroll ka na? Kanina pa. Teka, manonood ba tayong sine? Natay ko nga si Eric, ang tagal na eh. Nagutom na ako eh. Oh, iyon na nagutom ka eh. Talaga lang ah? Oo naman, sumit mo kayo pag-gutom. Ano ba yung dala mo? Maglayas ka ba? Hindi ah. Pana to. Pana? Saan ba gamitin niyan? Sa Riot? Riot ka dyan. Sumali ako ng archery club. Ito nga oh. Pinahiram ako kasi mahal kasi bumili. Okay yun ah. Oo nga. Last mga Hunger Games. Alam mo, bagay talaga sa'yo yan. Dahil kang gutom eh. Gusto mo panain kita? Ginawa mo na yun eh. Dito. Alam mo, Chito, gutom lang yan eh. Sumali ka kaya sa archery club? Eh, taekwondo na yung PE ko eh. Si, club lang naman yun eh. Sige na, sali ka na. Sige, basta mga awa sa akin. Na ano? Na hindi mo na mapapanain. Sakit na. Naku. Aray ko, aray! Ma, alam mo, patingnan na natin yan. Baka lumala pa eh. Bakit? Ano bang pwede mangyari pag lumala ang mga ito? Ang mga bubuyog, nag-i-sting sila dahil gusto nilang pangalagaan ang kanilang colony. Ginagamit nila ito as depensa or defense mechanism. Kung malalaki yung bubuyog, mas madaming bee venom. Yun yung laman ng stinger. Maaaring walang pagkakaiba yung komposisyon ng venom, pero sa dami, doon magkakaiba sila. Unang-una, may mga tao na allergic sa sting. Kaya maaari din silang mamatay. Pero karaniwan naman may mga precautions tayo at saka may mga emergency na pwedeng gawin pag ang isang tao ay na-sting. Pwedeng bilisang alisin yung tinatawag nating stinger. Number two, pwedeng lagyan natin ng malamig yung yellow. O di kaya number three, pwede nating lagyan ng suka at saka tubig. Ilalagay natin sa bahagi na natusok at yun ay maiiwasan ang pamamaga. Mas lalala ito hanggat hindi nawawala yung mga bubuyog sa labas. May tinawagan ka na ba? Meron. Si Mangkanor, yung tubero. Tubero? Paano niya mapapatay yung mga bubuyog? Lulunurin ba niya sa inodoro? Hindi na. Eh, tumingin ako sa internet ng pest control. Eh, ang mahal eh. Kaya kay Mangkanor ako nagtanong kung meron siyang kakilala. Meron naman daw, mura pa. Hello po. Kayo po ba si Didi? Ay, oo. Ibig niyo sabihin? Wala po, wala po. Sino ba kayo? Ako po si Manuel. Ito naman si Boyet.
Kami po yung tinawagan ni Mang Kanor. Ah, yung nagpe-pest control. Olika, tuturo ko sa inyo yung bahay ng bubuyog. Bubuyog? Kala ko, anay. Bakit? Di ba pareho din yun? Magkaibaw yun. Ibaw kasi yung gamit na dala namin, eh. Hindi pang bubuyog. Eh, paano na yan? Kukunin lang mo namin yung gamit. Babalik na lang mo kami. Ah, hindi ko pala. Kailangan namin makita yung bahay ng bubuyog. Ah, olika, dito sa labas. Ha? Sa labas? Hindi sa loob. Hindi, bakit? Eh, kailangan mo namin kasi pumasok sa loob para malaman namin ang daan. Ha? Ah, yung bubuyog, baka makapasok sa loob. Ba, mahirap na. Oh, sige, pasok kayo. Anong gala, Erica? Promise, hindi kita sasaktan. Talaga lang, ha? Sorry, ha? Hindi ako makapromise, eh. Chito, gusto mo tayo nalang partner? Hindi kita sasaktan, promise. Paliligayahin pa kita. Hindi na. Okay na kami ni Erica. Ano ba? Ay, ako. Sabihin mo, gusto lang niya babae talaga yung kasparing niya para for sure panalo siya. How chauvinistic. Ay, teka. Paano ka naman nakakasiguro na si Chito yung mananalo? Sigurado na yan. Makita lang kita, panalo na. Alam mo, winner ka talaga sa akin, Chito. As... Simula na yata eh. Okay, everyone. Positions, please. Bow to your partners. 3 minutes pa yung time. Ready and... Fight! Go! Go! Dandahan. Promise? Ay! Uy, sasalag mo! Ito. Magbilang ka. Magbilang. Chito, bilisan mo! Baka matraffic tayo! Ay, yung... Problema nun? Na, hindi lang maganda yung timpla. Bakit daw? Nag-taekwondo sa school. Sumakit daw yung katawan sa sparring. Sino ka sparring? Si Erica. Si Erica? Mano nga na pala sa akin yung anak mo. Bakit? Nagpapabugbog sa babae. Arig! Aga-aga, ikaw talaga. Hindi nga. Seryoso. Kausapin mo yung anak mo. Ano kausapin? Eh, kasi parang kulang na kulang sa kumpiyansa eh. Anong kinalaman ko doon? Eh, ikaw ang modelo niya. Mayaman ka, maswerte. May negosyo ka, may pamilya. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Oh. Eh, siyempre may insecure yung bata. Oo, hindi naman laging ganun, di ba? Ang dami ko rin namang pinagdaan ng hirap, dami ko rin sablay. Eh, yun nga sana ang maipaliwanag mo. Na hindi lahat ng bagay, nakukuha ka agad. Sana maipakita mo na kagaya niya, nagkakamali ka rin. Sa ibang bagay, oo. Pero hindi sa asawa. Ano talaga? Ano ba yung babago na isip ko? Ano? Hindi na, malalate na kami. Sige. Eric! Oh, it's Nikki. Ayun, kanina ka pa hinihintay. Nikki! Talaga, wrong timing ka talaga, no? Eh, sorry. First time ko lang dito, eh. Hindi ka naman alam. Oo nga, late ka na naman, ah. Sira kasing kotse ko, eh. Saan siya na? Ano, sama na ka naman mag-register. Oh, sige. Tara.
Ako ni Isa, walang tumama eh. Mag-focus ka kasi kung ano-ano yung iniisip mo eh. Iisa lang naman iniisip ko eh. Ano? Ikaw. Alas, Chito. Actually, ako din eh. Isa lang din yung iniisip ko eh. Talaga? Ano? Si Miggy. Padating na yun eh. Sige, alis na ako ah. Bye. Boom! Sa pool. Kaya panahin ko. Okay to. Marami ba nagpupuntang Indian dito? Kansan po. Pero marami pong Chinese at saka Korean. May ang nasabi ng mga Indian na... Bali lang. Kitaan lang ako si Chito. Chito! Ay! Indian ka pala. Huwag nga itsura mo. Na Indian ka ba ng mga kasama mo? Dito. Bakit ganyan itsura? Parang natalo sa loto. Eh, ang hirap po pala eh. Walang tumama. Sa loto? Hindi. Sa ano, sa target. Walang pumasok. Talaga? Eh, yun nga sana ang maipaliwanag mo na hindi lahat ng bagay nakukuha ka agad. Sana maipakita mo na kagaya niya, nagkakamali ka rin. May lakad ka pa ba? Wala na tayo. Bakit? Pwede ka ba subukan? Oo. Oh, may ano lang. May gusto lang akong patunayan sa'yo. Sige. Atal. Wait lang tayo. Dapat yan, yan. Oo. Sama kanyang ganito. Ah, ganito. Yan. Tapos ito yung bala. Oo. Ito. Lagay nyo yan dito. Wait na. Yan. Tapos nabay. Ah, okay. Yan, yan. Ayun, yung pang-sentro. Okay. Try nyo yung dilaw. Yung dilaw? Oo. Yan. Galing tayo. Galing. Galing tsumamba. Ano ba yung gusto mong patunayan? Hindi. Akin na, penge pa isa. Wow! Ano ba talaga dadi mo? Oo nga po eh. Tay, si Sir Francis. Siya po yung natuturo sa amin. Welcome po, Mr. Manaloto. Dati na po kayo nag-archery. Hindi. Hindi ko nga alam kung ano itong archery na ito eh. Archery po, isa po itong sport na ginagamitan ng bow and arrow. Well, ito po yung makikita nyo sa Olympics na nag-shoot tayo ng malayong distance na may target na yellow, red, and blue. Nag-start po ito before pa nung mga katutubo pa natin. Ginagamit po nila yung bow and arrow pang hunting ng pagkain nila. And noong 1960s, nag-start po ito gawing sport. Nagsimula po ang archery sa Pilipinas noong 1960s. Bali, nag-start po nito yung mga dati rin po naming coach. Sila po ang mga kauna-unang player ng archery dito sa bansa natin. Yung edad ng bata, kung kaya na po niyang ipull ang bow sa age na 8, pwede na po siya mag-start maglaro ng archery. Meron po tayong mga bow na pang beginner, 16 pounds po siya. And then meron po mga pang intermediate. Ang mga poundage po nito is nasa 25 to 30. And yung mga pang elite po is nasa 40 pounds po and up to 45 pounds po yung mga ginagamit nilang bow. And depende po sa klase ng bow. May mga bow po na high-end. Yun po yung mga ginagamit ng mga nag-Olympics na rin po. Yung mga ginagamit po sa archery is importante yung bow, yung arrow. Meron pong tinatawag niya chest guard. Meron po tayong arm guard, finger tab. Protection naman sa daliri. And yung quiver, yung lalagyan po ng bow. Ang
package po ng archery lesson sa Kudanda is 550 plus 30 pesos po sa target paper. That's for 1 hour session po. Meron po kaming package na 6,000. Kasama po rito is yung equipment and yung instructor. Yung instructor po, nakatutok po sa kanya for the whole 1 hour. Ah, yun pala ang archery. Alam niyo sinong artistang magaling dito? Sino po? Yung sa gym eh, si Indiano Gibbs. Indiano Gibbs. Saan po siya nag-archery? Ano ba naman kasing ginawa niyo ni Chito? Eh, sumali si Chito sa archery club. Ewan, eh, parang sama loob dahil hindi niya tamaan yung target. Eh. Mm. Naalala ko sinabi mo. Eh, sinubukan ko rin para ipakita sa kanyang di lahat ng bagay. Eh, ganun kadali. Mm. Ano nangyari? Tinamaan ko yung target. Eh. Pati yung bullseye, tinamaan ko. Kaya parang lalo nga na-insecure yung bata. Eh, bakit mo naman ginawa yon? Hindi ko naman sinasadya, kaya nga ilang beses ko sinubukan eh. Anong nangyari? Ayun, lahat pasok. Hindi ko naman sinasadya, pinil ko nga magmintis eh. Kaya lang yun, mapasok talaga yung magandang routine eh. Ay, nako. Nagpasikat ka sa anak mo, tapos ngayon, sumasakit yung balikat mo. Eh, ano talaga, mahirap talagang ilahin, matigas eh. Eh, baka dapat pinapractice. Iyon nga rin ang naisip ko, kaya nga gumawa ako ng paraan. Anong ginawa mo? Umorder ako sa internet ng pana na pang-archery. Ngayon, nakahanap ng dahilan para makabili ng laruan. Anong laruan? Hindi laruan yan. Tulong nga yan kay Chito eh. Kawawa naman yung bata, hindi ka ba naaawa? Ah, baka mamaya pati costume. Bumili ka na rin ha. Eh, sobra ka naman, tinutulong ako ngayon. Sige, bali, kakancel ko na tong order. Hindi na. Okay na. Sabi mo, nandyan na na-order mo na eh. Tsaka promise, gusto ko lang talagang tulungan si Chito. Oo na nga. Oh, okay na ba yan? Ito kaya ng kaliwa, lagyan mo rin. Sa archery din yan? Hindi, sa palo mo. Arig! Modern na rin kaya ako ng armor. Hindi! Pest control kami. May bahay kasi ng bubuyog dun sa may bakanting lote. Oh. Nakagat na nga si Mama eh. What? Get crazy? You know what? Mimi, you should have that check. Malamang allergic ka sa bee sting. Hindi kaya ako sa'yo allergic. You know what? I don't like the way that looks, ha? I don't like the way that looks. Magpatid na kayo kay Berta ngayon na mismo. Eh, wala si Berta eh. Okay, fine. I'll take you. Eh, may nagtatrabaho nga. Sino magbabantay ng bahay? Ah, ma'am! Gusto nyo, iwan nyo kami. Kami magbabantay ng bahay nyo. Oh, problem solved. Oh, sige. Magbibis lang ako. Okay, gusto nyo bantayan ko rin kayo? What? Sabi ko, babantayan ko yung bubuyog para hindi makapasok dito sa loob. Teka. Asa na ba yung bubuyog ah? Bakit ka nagtatrabaho dito sa labas ng bahay? Ha? Ay, ano ba? Dadalhin niyo ba ako sa ospital o hindi? Parang hindi na yata akong makahiya eh. Alam mo, Didi, dito ko na lang. Bantay mo itong dalawang to. Ako na bahala kay Mimi. Sige na, Mimi. Oh, aray! Huwag ka dyan! Sorry. Sorry. Didi? May pera ka ba dyan? Pangasulin man lang. Nangyari? Wala. Wala, meron eh. Wala, lamampas na yung sipa ni Erica. Meron lang. Chito, sorry ulit ah. Hindi, wala yun. Di ba masakit eh. Hi, Chito! Saan? Sorry. Na paano ba? Wala nga. Hi, nako! A perfect demonstration of machismo. Alam na nga nasaktan na, dinideny pa rin. Grow up, Chito! Ano ba? Ano ka ba? Nasaktan na nga yung baby ko. Ganun. Sino ba? Nabibigyan na ako sa'yo ah. Ay, sorry, Chito. Hindi na. Ano, saktan mo na lang ako. Sige, kahit anong gusto mo gawin mo sa akin, saktan mo na ako. Okay lang. Now na. Kaya, tara na. Malit tayo sa archery. Oh! Nag-archery ka din?
Di mo ba alam? Hindi. Oh my God! And yet another exhibition of male chauvinism. Para lang patunayan that he's better than women. He indulges in not one, but two male-dominated activities. Yun totoo, Chito. May tinatago ka ba? Meron, yung pana ko. Kasi pag nilabas ko, ipana ko sa'yo. Yan na. Excuse me. Boy. Chito! Ako na lang panahin mo! Dito ako! Okay guys, see you on Friday. Uy, init ang ulo mo. Sorry, ah. Iya mo na si Leia. Malakas na talaga mga Alaska yun. Alam mo ko na yung pinakakainis. Ano? Alam mo, tama siya eh. Kaya ako nag-archery. Para pag sumablay ako sa Taekwondo, kahit papano yung pambawi ako. Eh, wali. Pareho kong sablay. Ano ka ba? Huwag mo pahirapan yung sarili mo. At the first place, pareho naman talaga mahirap yung pinili mo eh. Ba't kayo ni Erica? Kayang-kaya nyo. Chito, last year pa ka nag-archery. Si Erica, bata pa lang ta-taekwondo na. Subukan mong bigyan ng ganun katagal yung sarili mo, baka mas magaling ka pa sa amin. Di ba naisip yun? Bakit si tatay? First time lang sumubok, ang galing na. Chito, nandito daddy mo. Wait. Ay, sige po, tito. Alis na po. Oo, sige, sige. Chito. Sige. No, musta? Ganun pa rin tay. May dala nga pala ako para sa'yo. Ito. Buksan mo. Uy! O ito ah. Tama ba? Hindi. Sorry, ganda pala. Ayan. Yeah. Okay ba? Ano nangyari? Well, I was right. Sabi nila na it could have gotten really worse kung hindi ko siya nadala on time. But I had to leave her. Inoobserba siya ng mga doktor. Thank you, Tommy, ha? No problem. Ito yung utang mo sa akin. Utang? Oh. Nabunuan ako yung bills ng hospital, eh. Kaya ikaw may utang sa akin. Ganon? Akala ko nagmamalasakit ka sa amin. Bakit ko naman gagawin yun? She's your mother, not mine. Dapat pala ikaw nagbantay dito sa bahay. Baka may patong na to, ha? Of course not. Oh. Thanks. By the way, kumusta yung mga nagtrabaho dito kanina? Natanggal na ba nila yung bahay ng bubuyog? Hindi pa. Babalik pa sila bukas. Hmm. Ba't mo naman natanong? May duda ako sa mga yun eh. Parang walang gagawin na maganda. As a matter of fact, mag-ingat ka ha. Baka mamaya nakawak ka ng mga yun ha. Pag ginawa nila yun, mapapatunayan ko ng totoo yung kasabihan. Anong kasabihan? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Hindi naman ako galit eh. Baba pa. Ay, baba pa. Okay. Oh, kahit pa paano, di ba? Papasok na dun sa... Sige, buka mo. Isa pa. Yeah. Ayan. Okay. Retro, baba pa. Hits. Okay. Oh. Hits. Oh. Yung... Para saan to? Pang lechon manok? Lechon manok. Bala yan ang pana. Okay ah. Eh, ba't ganun? Parang namili ko yung bala. Hindi, bitaw mo kasi yan eh. Sandali ah. Yung hawak mo, dapat, di ba, diretsyong ganyan. Oh, nakaganito to, okay. Di ba? Tapos ito sa may baba, di ba? Pag binitawan mo, minsan kasi napapaganon. O kaya pataas, okay. O kaya pababa. Dapat hila mo lang na ganyan, tapos bitaw. Okay? Ganun lang, diretso lang. Huwag okay. Mo na itutulak na ganun. Diretso lang. Pagkaano. Paano ba to, Pits? Uy! Hala, tay! Pitoy!
Ano yun? Wala. Lumipad yung bala eh. Hindi ko alam. Nakatama ka ng tao? Ano nga ako? Hindi ako. Si Pa... Sino? Andito kanina si Patrick. Si Pat, di ba Chito? Chito! Ay, nako. Pitoy, wala akong pakialam. Huwag ko na makagamit-gamit niya na. Lumabas ka doon. Ngayon din. Alamin mo kung sinong tinamaan. Hi, Ma. Andi. Kamusta? Oh, anong ginagawa mo dito? Napana ako eh. Napana? O nakarma? Oo naman. Kailan ka raw makakauwi? Eh, sisiguraduhin pa raw ng doktor na hindi mamamagaan na lamunan ko. Baka bukas na ako makakauwi. Kasi nga pala, natanggal ba ng pest control yung bahay ng mga bubuyog? Eh, hindi pa nga eh. Mga dalawang balik pa raw sila. Teka, baka iniwan mo silang walang bantay, ah? Ano? Hindi ano? Hindi ko nga sila pinapunta ngayon eh. Sabi ko sa'yo, walang tao eh. Akong bahala ngayon dito. Sandali lang to. Bigyan mo akong 5 minutes. Teka nga, ate! Teka nga! Bakit ka nalang hamblong? Pwede mo naman sabihin sa akin, sasabihin mo. Iba kami makarinig sa atin eh. Hindi nga. Ibulong mo na lang. Doon tayo sa likod. Tayo, 13 minus 7. Ay, hindi, kaya mo na mag-isa yan. Mm. Sige na, sagutin mo. Oo. Oh. Hi, May! Hoy! Ay, ma'am, kain po tayo. Nagluto po akong pansit. Dami, ah. Oh, tawagin mo sila, Berta. Pigin natin. Ay, naku, ma'am, bukas sa pangbalik ni Berta. O, di, padala mo kay Maria. Ay, ma'am, wala rin po si Ma'am Didi dun. Pinuntahan po sa ospital si Ma'am Mimi. Walang tao sa kanila? Opo. Sigurado ka? Opo, ma'am. Eh, bakit parang may nakita ako dun sa loob ng bahay nila? Huh? Teka. Hello? Didi? Nasa ospital ba kayo? Oo. Baka bukas pa kami makauwi ni Mama. Bakit? Kasi parang may nakita akong tao dun sa loob ng bahay eh. Ha? Sigurado ka? Oo, nakabukas yung gate, tapos yung ilaw naka-on. Iniwan nyo ba talagang ganun yon? Hindi. Ako, may magnanakaw yata sa bahay. Wait, wait. Sigurado ako yung dalawang pest control yun eh. Sabi ko na mga magnanakaw yun eh. Naku, sige, tatawag ako sa police. Baka pwedeng pakisabi na rin sa security. Oo, oo, oo. Sige. Pitoy! Oh, ano? May tao nga. Dalawa. Ha? Mga magnanakaw ba? Hindi ko sigurado eh. Binubuksan yung mga cabinet, tapos nilalagay yung mga gamit sa trash bag. Ay, di mga magnanakaw nga! Pwede rin basurero. Ay! Gumawa tayong paraan! Anong gagawin natin? Anong magagawa natin? Tumawag na tayo ng police, tumawag na tayo ng security. Hintayin lang natin makarating para mahuli sa akto yung mga magnanakaw. Akin na makalang. Asan ba sila? Nasa second floor. Saan? Andiyan, di ba? Wala! Pitoy! Nasa baba na sila! Ha? Oo, parang baalis na!
Wala pa yung security. Gumawa ka ng paraan. Baka makatakas sila eh. Ako? Bakit ako? Alam nga namang ako. Ano gagawin ko? Kahit na ano, bilisan mo. Sige, pero ikaw nagsabi nito, ha? Sino ka ba? Ako yung gumawa ng lock ng kotse nyo, pero hindi ko nabuksan. Yung binasag ng kasama nyo yung salamin. Ay, ikaw ba yun? Ako nga. Ano kala mo, magiging mabait ako sa'yo? Sinabit mo na ako, isasabit mo uli ako ngayon. Takpi na yan! Minsan may mga bagay na pakiramdam mo, hindi mo kakayanin. Totoo naman eh, iba-iba ang talino ng tao eh. May magaling sa math, may magaling sa sports. Pero hindi mo malalaman kung gaano ka kagaling kung hindi mo susubukan eh. Yun ang unang hakbang at pag nandun ka na, dapat hindi ka sumuko. Kasi pag hirap na hirap ka na, pag tingin mo wala ng pag-asa, pag yung pakiramdam mo eh hindi mo na kaya, pero kinaya mo, dun mo masusukat ang galing mo. Pag gano'n na ugali mo, kahit kailan, hindi ka matatalo. Ano tayo ba yun, ha? Galing mo na! Sabi sa'yo, eh, di ba? Hindi, kaso, hindi ko matamaan yung bulsa, eh. Ah, ganun ba? Hindi, pasok naman, eh, kung makikita mo. Kaya lang, medyo tumatabi nga, dahil iba pa yung sight na gamit mo. Ah, sige. Oo. Oh. Subukan mo ulit. Tapos, hindi. Huwag yan gamitin. Ito muna gamitin mo. Okay, sige. Ito muna gamitin mo. Maka mo dito. O, yan. O, pagka tinignan mo kasi yan, di ba, may sight yan. Oo. Oh. Pag sinilip mo yan, may butas dito yan. Ito yung tip hole eh. Ka-align yan eh. Pag inila mo to, muna ilahin. Okay. Pag inila mo to, tatapat mo yung butas niyan. Okay ba? Dito. Ha? Tapos, doon mo ngayon ipapatong yung target. Ah. Kaya, nakadiretso yung braso mo niya. Diretso yung lipad niya. Oo. Oh. Ganun ka po ba? Uy! I'm so glad to be clean! Pitoy! Ano yan? Wala. Itong si... Anywhere in the world, everybody in the house, click and subscribe now! I want, you know! I want.